guys, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, yes, magta-travel tayo kasi yun naman talaga ang mga tinatanong nyo. But for today's video, guys, isha-share ko din sa inyo kung ano yung mga product na ginagamit ko kapag nagme-makeup ako, pag may long ride, and now that I'm using a full-face helmet. Ate, hindi naman ako naka-full-face helmet. So, usually sunblock and foundation lang, okay na ako, or eyebrows, pero if you guys are my followers on Instagram, yung mga dating rides namin, makikita nyo talaga na meron akong itim dito. Ipantay yung foundation ko. As in, makikita nyo na, alam nyo yung may tinanggal na parts, kasi maalikabok ganyan. Dati kasi, nag-face mask lang ako, tapos shades, tapos okay na ako doon. And, mga rides namin, Batangas, ganyan. But then, nung 2020, we have to upgrade. Kailangan natin mag-full face helmet. And this is what I got. Ayan. And dun ko na-realize na, oh my gosh, hindi na ako magkakaroon ng itim sa mukha. And safe din yon kasi hindi kasi pwede sa expressway yung naka-open face ka lang. Kasi nga, baka may kung anong mga bubog or whatever na lumilipad na pumunta sa mukha mo. As a back ride, syempre kailangan safe ka din. So, yun nga, naka-full face helmet na ako. And then isip ko, oh my gosh, I can wear makeup now. But then, ay ko yon. Paglagay ko ng helmet ko, na-swoop lahat ng makeup ko, as in, tapos yung foundation may kita mo dun sa gilid ng helmet, as talagang parang kailangan mo pang palinisin yung helmet mo dito sa side kung saan tumatama yung face natin dito, sumama lahat nung makeup ko. So na-realize kong maglagay ng face mask, but sa kanya naman sumasama yung makeup, ayan dito. So naisip ko, dapat siguro magpalit ako ng other product kasi yung foundation ko that time is okay na. Ang ginagamit ko that time is CoverGirl Transfer Resistant, pero since mahirap siyang hanapin dito, at least naghanap ako ng other foundation na mag-work sa akin na mabibili ko lang dito, and yung mga blush on, kasi yung dating ginagamit kong blush, favorite ko siya, but yun nga, pag nalagay siya ng face mask or sa helmet, sumasama talaga sila. And pag baba mo, as in, hulas ka na, wala na. As in, parang hindi ka nag-makeup, yun yung nangyari. Maiiwan lang sa akin yung eyebrows at saka yung mascara, yun lang. And that's it, wala na. So, I decided to change some of my makeup products kapag mag-rides kami. And if you guys wanna know kung ano yung mga product na yun, at baka mag-work din sa inyo, lalo sa mga lady rider natin dyan, just keep on watching! This is the finished look. This is my usual look kapag nag-long rides kami, because I'm using my full face helmet, and this is what I
wanted me to look like, and still fresh kapag tinanggal ko yung helmet, those all the products that I use, and sobrang tested ko na sila kasi nag-ride kami last time, and some of you are asking me na anong gamit mong blush kasi pagkatanggal mo ng helmet, nandyan pa rin siya, anong gamit mong foundation, and so on and so that, ang dami yung questions. So I decided to share to you guys my makeup routine kapag magla-long rides, and also yung mga products na ginagamit ko. But actually guys, hindi ko rin sasayangin tong look na to because we are going on a ride today. After kong gawin tong video na to, nag-iintay sila sa akin because we are going for a ride today, and I'm gonna show you also how I put my helmet, my jacket, and all of that as in preparation to kasi aalis na kami, and ipapakita ko rin sa inyo yung journey ng makeup ko, kung gaano ako ka-fresh. I mean, hindi naman siya totally ganito kapag bumaba ako, but still, meron pa din, and you're still fresh. Ipapakita ko sa inyo yung journey ng makeup na to sa buong rides namin ngayong maghapon. Ito yung gagamitin ko for today, for today's ride, ganyan. So dati, pag sinusuot ko to, nakaganito siya sa akin. Ganyan. But there are times na sobrang init, as in parang ayaw mo naman magbukas ng helmet kasi yung alikabok nga. Hindi ako makahinga, sis. As in yung kahit nakabukas na yung mga parang ventilation ng helmet, hindi siya ano. So, ginagamit ko na lang siya ngayon as parang nakasakit dito sa face ko para hindi humawa sa helmet, and also para yung pawis at saka matakpan niya yung hair ko para hindi naman buhol-buhol pagbaba ko, diba? Kasi kahit i-braid mo siya, kapag na-expose siya sa alikabok, talagang nag-freeze siya, naninigas siya. So, I decided na takpan siya nito. So, guys, this is how I use this. Wait. Medyo nakakahiya yung itsura ko din. Tada! So, guys, ayan. But, hindi ko siya gagawing face mask. Ayan, ginaganito ko siya. Ayan, wait lang. Hindi ako makatingin sa camera. Ganyan. But some of this, I put here. As in, yung parang nagiging ano lang ako. Para hindi kumapit sa helmet ko yung... And then, we're gonna... Meron, kung siguro yung iba isasuggest niya, bumili ka kaya nung sinusuot talaga para dyan. Actually, yes po. Kasi yung gusto ko. Pero may ganun din po ako. Hindi ko lang ginagamit. So, this is how I use it. Tiyan! Tapos yan. Hindi nyo natakas na grinig. Wait lang. Tapos yan, guys. Hindi nyo na ako naririnig, no? Nakaganyan. Tapos, nakaharang siya dito sa hair ko sa likod. Tapos, yung mga makeup nyo, hindi siya lalapat dun sa side ng helmet nyo. Ayan. O, diba? You're looking gorgeous inside the helmet, too. Ayan, tapos, syempre, safety, you have to lock it. And, wear our riding jacket. Ayan. So, ilabas natin yung microphone. Kasi definitely, dito ka muna. Ayan. So, ayan guys. Ow. Kailangan naka-jacket tayo. Mamaya na natin ipakita ang ating kaseksihan. Wow. Ayan. So, yun lang naman. Kaya ako siya ganyan suotin. Kasi para matakpan niya yung mga makeup. Kasi ayaw mo naman maging sobrang dumi ng helmet mo. Unless marami kang helmet. Katulad ng ibang riders na madaming helmet. And pwede nilang palinisan yung helmet nila kung hindi pa yun yung gagamitin. Ayan. So, yan. Tapos, yung gloves ko mamaya, kahit back rider ako, naka-gloves yan. So, ayun, yun lang naman. And, i-update ko kayo mamaya kung anong magiging itsura ko pagbaba na pagbaba ko. Hindi ako mag-retouch or whatever. Pagkatanggal na pagkatanggal ko nito, i-update ko kayo mamaya. I swear, I promise. So, see you.
So guys, nag-stopover kami. Kasi umuulan. Kaya magtatanggal tayo ng helmet. So it's been 4 hours since na nag-makeup ako. And i-judge niya na lang. Let's go. Isa yung helmet niyan. Isang basa. So guys, we're finally here and naka 7 hours na tong makeup ko. Ayan, kayo na lang yung mag-judge kung fresh pa din. Ayan. So pupunta na kami dun sa pupuntahan namin. Nandito kami ngayon sa Kinabuhayan, Dolores, Quezon. So, can't stop us now. So guys, after 7 hours, nandito na kami sa pupuntahan namin and this is what I look like. Napaupo na ako kasi sobrang pagod. Medyo mataas din kasi ito. So ito yung look. Yung beauty na blush on nandyan pa pero medyo nawawala na kasi sobrang pinapawisan ako kanina sa loob ng helmet. But still, may bakas pa rin ng makeup, mascara, yung foundation ko. Nandyan pa rin naman but merong mga parts na nawawala na rin. Siguro kasi napupunasan ko kanina nung naka-helmet. And pangatlong tanggal ko na to ng helmet kasi nag-stopover kami sa gasolinahan. And then nag-stopover din kami kanina sa McDo. Which is pinakita ko sa inyo. But don't worry guys, hindi ako nag-touch up. Walang touch up dyan. Hindi ako nagdala ng kahit anong extra makeup. Kasi pag umakit talaga kami sa bundok, hindi ako nagdadala ng makeup. So, ayun lang. Oh, this is the update. So, sana umabot pa ito mamaya sa pupuntahan namin na isa pang lugar. Napansin ko kanina, medyo hindi okay yung ilaw. So, dito, ayan, maliwanag para mas makita nyo. Ayan. So, ayun lang. In-update ko lang kayo. Wow, ang ganda na. O, tinan mo, nawala na yung fog. Yung pakita na ang bundok. Iba yun.
hindi daw kami bate. Siya yung nasa laro. Ming! Uy! Ming Ming! Iniwan na. Hi. 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 Hi.